Alam ng producer na si Attorney Vince Tanyada na kapag hindi nila naabot ang kita ng sinehan, may babayaran silang minimum guarantee. Meron o walang tao, magbabayad sila ng sinehan. Ito ay ayon sa Daily Tribune. Finiture ng Daily Tribune ang sinabi ng column journalist at blogger na si Christopher Min tungkol sa dalawang pelikulang nagtatapatan, ang Made in Malacanang ni Daryl Yap at ang Katips ni Attorney Vince Tanyada. Ayon kay Christopher Min, literal pong pinakain ng alikabok ng Made in Malacanang ang Katips. Nakot ito ng verified page at sinabi na alam ng producer na to na si Attorney Vince Tanyada na kapag hindi nila naabot ang kita ng sinehan, may babayaran silang minimum guarantee. Meron o walang tao, magbabayad sila ng sinehan. Hindi madadaya ang sambayanan kung ano ang totoong nangyari sa mga unang araw na ipinalabas ang dalawang pelikulang ito. Sila mismo ang nagpatunay. Suportado ng mga vloggers na namamayagpag na rin sa social media na nagko-cover at nagbibigay ng reviews. Mga pros at antis ay nagbibigay ng mga reaksyon at komento. Sa bagay na ito ay sinabing, naku po, mababaon sa utang ang direk ng Katip sa pagbabayad ng minimum sa mga sinehan. Nabanggit nila ito dahil saksi sila na hindi pinilahan o pinagkaguluhan ang pelikulang Katips. Nang dahil daw sa pride ni Tanyada, ikip yung palabas kahit flop na sa iba, lalo siyang mababaon sa utang. Sa unang araw na napag-usapan ang dalawang pelikulang ito na magtapatan, ay inisip na parang labanan muli ito ng pro Marcos at kakampings, Marcos at Aquino followers. Malamang daw na may fans na ang kabilang parlor ang Katips, kaya malakas ang loob at para ma-build up ang kanilang naghihingalong party. At hindi lang daw sa sinehan siya magbabayad, pati na rin sa BIR. Mayabang daw kasi itong si Tanyada. Sana daw hindi siya nakipag-angasan kay Direk Daryl. Feeling kasi daw ni Tanyada, siya lang ang nakikipaglaban sa tamang history. Kung ang ginawa sana niyang strategy, ay sinabi niyang panoorin din ang kanyang pelikula para makita both side ng story, hindi yung parang katipunero na sugod ng sugod sa laban, e wala namang kalaban kundi sarili din nila. Mas lalo tuloy nagkaroon ng negatibong usap-usapan ang Katips. Ayon nga sa kanila, huwag daw kalimutang magdala ng fly powder pag panoorin ang Katips dahil malamok at malangaw daw sa loob ng sinehan. At para naman kay Christopher Min, sinabi nila na sa lahat daw ng kismis nito, ito daw ang pinaka-legit. Dahil nga dito sa sinabi niya, bumida ang pagiging Marites niya. At sinabi pa na ngayon lang daw sila natuwa sa kanya.